Nananawagan ng tulong ang mga lumad na ginipit umano ng militar at lumika sa Tandag, Surigao del Sur. Sa ngayon, hindi pa raw naililibing ang tatlong lumad leader na pinaslang daw ng grupong sinasabing binuo ng militar. Makibalita tayo kay John Paul Siniel. Mapabata man o matandang katutubong lumad, pila-pila para sa rasyong champorado. Sila mga katutubong lumika sa Surigao Sports Center dahil sa panggigipit umano ng militar sa kanilang mga lugar. Ang mainit na champorado, panlaman na rin daw sa kanilang mga kumakalam na sikmura, dulot ng hirap ng kanilang buhay doon. May kakaunting supply ng pagkain ang ilan, pero hindi raw tiyak kung hanggang kailan ito aabot. Bukod sa problema sa pagkain, malaking problema rin para sa mga evacuee ang kanilang maayos na matutulugan, lalo't maya't maya pa ang pag-ulan. Ang pinaka-problema namin dito sa evacuation ay kulang talaga ang CR. At ang pagkain ng mga tao, kung may makakain man ngayon, iwan ko lang sa susunod na mga araw kung may makakain pa. Kahapon ng umaga, isang 4 na taong gulang na babae ang namatay matapos sumpungin ng asthma habang papunta sa evacuation center. Ayon kay Surigao del Sur Governor Johnny Pimentel, posibleng isolated incident lang daw ito. Gayunman may banta pa rin sa kalusugan ng mga evacuee. Sa isang bahagi ng evacuation center, nakaburol pa rin ang labi ng 3 leader ng mga lumad na pinaslang ng paramilitary group na maghahatbagani na binuo raw mismo ng militar. Si Emerito Samarca na executive director ng isang lumad school, binaril, sinaksak at ginilitan. Binaril naman sa ulo sa harap ng mga kaanak at kapitbahay si Jonel Campos. Habang si Dato Belio Sinzo, may 8 tama ng bala, basag ang panga at bali ang mga braso. Ang paniniwala ng ilang human rights groups, dating mga rebelding NPA ang mga pumaslang sa mga lumad, na ngayon sila nang ginagamit umano ng militar para sa kanilang anti-insurgency campaign. Yung mga paramilitar ngayon, palagi silang nagpapakilala na sila ay inarmasan ng AFP. Nauna nang itinanggi ng Armed Forces of the Philippines na hawak nila ang maghahatbagani forces. Sinampahan na rin ng provincial government ng Surigao del Sur ng kaso ang mga tinukoy na sospek sa pagpaslang. There is no basis because we will not go there without any information if there's no threat. Sabi ni Interior Secretary Mar Rojas na bumisita sa mga lumikas na lumad. Sisiguraduhin natin na hindi malilimutan ito at dadalhin natin sa kung anong hantungan ng hustisya ang nararapat. Sabi rin ni Vice President Jejomar Binay, dapat tutukan ng gobyerno ang anyay na kababahalang sitwasyon ng mga lumad. Nangako naman si Pangulong Aquino, aaksyonan ito ng gobyerno. There is no campaign to kill anybody. Serving the people does not entail killing any of our citizens. John Paul Siniel, Nagbabalita, Pilipinas.